everyone, welcome back to my channel. Ayan, so today I'll be giving you updates coming from the Department of Education and some concerns and issues related to Department of Education. At isa sa mga i-share ko ngayon sa inyo is itong mga magulang di dapat ma-pressure kung mahuli ang anak sa distance learning. But before we're going through with our updates, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, just hit the subscribe button na nasa ilalim for more updates about this video. Ayan, so titignan natin dito bakit nga ba di kailangan ma-pressure ng mga magulang. Maynila, mag-iisang taon na nang magsimulang mag-distance learning methods ang mga estudyante. Kasama nito, nangangamba ang mga magulang sa kung nakakasunod ba o nahuhuli ang mga anak dito. Ayan. Pero paalala ng isang family life and child development specialist na si Tina Zamora, hindi naman dapat ma-pressure ang mga magulang kung nahuhuli ang mga anak sa distance learning. Paliwanag ni Zamora, walang hinahabol na standards ngayon dahil sa coronavirus disease or COVID-19 pandemic. Ayan, so yun po yung sa paliwanag ni Zamora. Ang reality, kaya po sila pumapasok para matuto. Dapat po talaga ang konsentrasyon or concentration ay hindi grade focus already. Kung ang focus natin ay learning focus, di gagawa ng magulang ang modules kasi gusto niya matuto ang kanyang mga anak. Ani ni Zamora sa programang Sakto sa Teleradio ngayong Biyernes. Ayan. Since most parents are grade of focus, kaya sinasagutan nila ang mga modules, so ang mga magulang dapat learning focus. Gusto kong matuto ang aking anak. So, yun po. Ang mahalaga niya, maging ligtas, mapasa physical o mental na estado ang mga bata. Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung bakit lumabas sa isang pag-aaral na duda ang mga guro kung natututo ang mga estudyante. Ayan, so I hope hindi po dapat natin gawin ito, but then again, we will give our best to support our students, whether it you are a parents or you are a teacher. So thank you so much for watching. God bless mga kaguro.